morning mga master. Meron tayong i-repair ngayon, isang window type na aircon. Problema nito, nagreklamo ang customer, 4 oras lang daw na wala na yung lamig. Bago pa po ito, nakita nyo naman sa cover, wala pa po itong 2 taon. Ganito talaga ang problema sa mga ganitong aircon, yung design niya. Mga 1.5 horsepower. Tingnan nyo yung filter. So, makikita nyo pa yung aircon sa likod. Bagong linis pa po din ito. Pero, yung pinapandar na daw, yung tuwing gabi na matutulog, 4 oras lang nagagamit. Tapos, nawala na. Bigla na lang daw nawala yung lamig. Tsaka, nagyiyelo. So, ganun lang mga master. Pag ang aircon kasi, pag hindi nawala yung yelo sa evaporator, kailangan na talagang i-reprocess ito. Bagong linis lang po ito, mga 2 linggo pa, pero wala na, nawala na rin yung lamig. Actually, nagreklamo na din dati ito bago namin nilinisan, pero sabi ko ilinisan natin ulit, baka may problema lang sa cleaning. Pero wala naman nung kita nyo, sobrang linis pa. Try nating pandarin ngayon. Nakita nyo ba yung reading ng clamp mga master? Sobrang babaw. Ganito kasi mga aircon, eh, nasa 2 amperes mahigit siya. Kaya sa umaandar lang, 4 oras nawawala, tapos nawala yung lamig. Maya maya pag andar niya, nagyayelo na yan. Ito, kita nyo. Yan kasing yelo na yan, pag tumatagal, dumadami yan, nagbablock siya sa evaporator. So, pag yung evaporator nabablock na ng yelo, tingnan nyo yung clamp ng baba. Hindi niya makuha yung init ng temperature ng kwarto. So, kaya nag-i-stay din na siyang mainit kasi wala na, nabablock na ng yelo. Yan o, hindi kasi malulusaw yan. Yan ang dahilan kung bakit nawala yung lamig. Ang kailangan lang talagang gawin nito pala, i-reprocess. Chinik ko naman kanina, bago namin ito kinuha, umaandar naman yung compressor at saka pan motor. Pati yung kapasitor nito, okay pa naman, bago pa kasi ito, wala pang 2 years. Ang problema lang din kasi sa mga ganitong aircon, lalo na pag mga manual, madalas magkakalus compression kahit bago pa yung nagpa-fluctuate o nagba-brand out, tapos biglang bumalik yung kurente, hindi napapatay yung switch, so nag-stack up siya, ganon. Uyop muna natin to mga master, tanggalin natin yung cover para makita natin kung saan natin siya pwedeng i-recover yung refrigerant. Actually, dati ito, na kami nang naglinis nito, wala pa lang 2 linggo. Nagreklamo na yung customer nito na wala ang lamig. So, nilinisan namin. Hindi mo na pa naman siya masyadong marumi. Pero, sabi ko, linisan muna natin ng unang isang beses. Tapos, pag babalik yung yelo niya, saka na natin siya reprocess. Yung thermostat nito, chinik ko na dati, okay din. Yung kapasitor nito, okay din. Ganun lang mga master. So, dito natin siya i-reprocess. Gagamitan natin siya ng piercing valve. Kasi ang piercing valve kasi may sizes siya kung gano'ng kalaki yung tube. Doon mo siya ilagay yung piercing valve, yung pang-recover. So, depende na din yan sa piercing valve. Pero usually, yung piercing valve, isang sizes lang yan eh. So, maghahanap lang tayo ng pwesto o yung area na madaling paglagyan ng piercing valve at saka gauge. Actually, may charging port na siya. Hindi na tayo mahirapan ito. Putulin na lang natin yan mamaya. Diyan natin ilagay yung access valve. Pero kailangan lang ding bago natin siya putulin, may refrigerant pa kasi ito. May freon pa. I-reprocess muna natin ito mga master. Para pwede pa natin magamit.
saka hindi natin siya pwedeng pakawalan ang refrigerant, makakasira din kasi yan. So ganito lang mag-reprocess niyan, recover ng gagamitan natin siya ng piercing valve. Maghahanap ka ng tube na kasya dito para kailangan yung tube kung gaano sa kalaki dun ganon din ang yung tubo yung cap para hindi maluwag, hindi lalabas yung refrigerant freon dito sa silid. Gaya nito, malaki siya. Pag dito natin siya ilagay, maluwag siya. So hindi pwede. So walang nila din, makalalabas din ang freon yan. Ito, kasya lang siya. So dito siya dapat ilagay. So dito tayo mag-recover ng refrigerant para hindi masira yung ating ozone layer. Kailangan natin siya recover. So ito, dito kasi ang kasya siya. Pag dito kasi maliit, hindi siya pwede. Lalabas din yung refrigerant. So freon. So dito talaga siya. Ngayon, gagawin natin. I-recover na natin to. Gamit ko naman ito ay isang DIY na recovery machine, pang vacuum pump. Mayroon naman akong video nito dati, follow nyo lang YouTube channel ko para makita nyo kung paano gagawin ang DIY recovery, paano mag-flushing, paano mag-vacuum. Ganun lang, same lang din ang proseso nito sa may refrigerant na. May video na din ako dati nito kung paano siya i-recover. Ngayon, diretsuhan na lang tayo kung paano natin gawin ito. Same pa rin yung sa low side nyan. Yung kulay yellow na hose, doon yan ila naka-steady sa fishing bag. At saka, kumbaga yung parang charging line, yan pa rin. Tapos, yung sa gitna, yung kulay red, ilagay natin siya sa suction line o low side ng DIY recovery. Tapos yung sa high side niyan, diyan natin siya i-direct sa papuntang freon tank. So, ganun lang mga master yung sistema nito. Step by step din. Pero bago natin siya ibubutasan mga master yung gamit ng piercing valve, kasi bubutasan natin ito yung tube ng dahan-dahan. Kailangan naka-close muna yung gates. Yan. Diretso dun sa piercing valve. Papunta siya ng suction line. Lalabas ang freon. Papunta ng high side sa tank. Ang freon tank kasi, lalo na pag ang recovery machine ay DIY, umiinit yung refrigerant niyan. So, kailangan natin ilublob sa timba yung refrigerant tank na may tubig para ma-minimize yung sobrang init para papasok yung refrigerant. Close muna natin yung valve ng gauge, tapos i-start na nating butasan yung tube nandan doon sa piercing valve. Malalaman natin yan na nakapasok na yung refrigerant, naka-close yung gauge, umaakyat na yung reading niyan. Nang depende sa kung ilang pa yung PSI ng refrigerant. So aakyat yan. Kailangan natin ilublob sa timba yung refrigerant tank na may tubig para yung refrigerant na galing sa DIY na recovery na mainit, papasok siya. Try muna nating buksan yung
yung piercing valve na yun. Ikutin natin ang dahan-dahan, wag biglain. Ganun lang mga master, step by step din. Huwag niyong biglain, pirsahin yung pagbukas ng piercing valve. Kailangan naka-close yung gates para ma-determine kung may refrigerant na ba siya, kasi aakyat na yung reading niyan. Butasan na natin tong tube. Ang paggamit kasi ng piercing valve mga master, kailangan hindi siya maluwag, saka hindi siya sobrang ganun lang mga master, kailangan dahan-dahan na yung pagbukas nyan. Kailangan yung lock niya sa likod fix din siya para hindi lalabas yung refrigerant. Higpitan muna natin siya ng konti. Yan o. So ibig sabihin yan, nabutasan na yan, mayroon ng refrigerant, naka-close yan. Pandarin na natin yung DIY para tapos buksan natin yung gates. Ganun lang mga master. Tapos pag nakapasok na yung refrigerant sa DIY na recovery, buksan na natin yung refrigerant tank. Yan lang mga master, oh, nakikita nyo yung gates. Oh, may butas na yan, nakapasok na yung refrigerant yan doon sa prion tank. Tandaan nyo mga master, ang prion tank nakalublob yan sa timba na may tubig para makapasok sa agad, kasi mainit yung refrigerant niya na nakapasok sa DIY. After natin siyang ma-recover mga master, pag yung gauge ay bumaba na sa reading na 0 PSI, kailangan nating i-close yung prion tank at saka gauge ng mabilisan para hindi masayang yung refrigerant. Ganyan po mag-recover ng refrigerant para hindi naman masira yung ating ozone layer. Pwede pa natin gamitin ulit. Dadagdagan na lang natin kasi hindi naman natin makuha lang buo yung refrigerant nito. Ganun lang mga master. Huwag nyo na naman akong ikalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel na Rimlitech para updated kayo sa bagong mga video. Mag-like, comment, at saka hit notification below. So, yan mga master, pag na-zero na yan, i-close na natin lahat yung gauge at saka yung refrigerant tank ng mabilisan, para i-switch off natin yung DIY natin na para hindi mag-stack up. Pag na-close na natin yan, no, kahit buksan mo yan, wala na yan siyang refrigerant. Naka 0 ohms na yan. So ibig sabihin yan, 0-0 na. May natira na lang na kunti, pero wala na, hindi na yan. So after natin ma-recover ito ngayon, lalagyan natin siya ng access valve at saka hihinahin natin itong binutasan natin ng piercing valve. Kasi pag hindi natin siya hihinahin, lalabas din yung refrigerant. Pero bago natin hinahin yan, putulin muna natin yung charging line para makalabas din yung pressure niyan, yung paghina natin. Puputulin na lang natin at saka tatanggalin mamaya. Ang paglagay natin ng access valve mamaya ay kailangan din hindi mataas para hindi siya sasayod sa cover at saka hindi mag-vibrate. Buksan muna natin. So yan, okay na po. Ngayon,
pwede tanggalin muna natin ito ngayon at saka hihinahin. Paglagay natin ng access valve mamaya, kailangan hindi siya din sumasayad sa panel board, kasi pag once nasasayad dyan, magliliking din yan, tumatagal, nagbabibot. Tanggalin muna natin para pwede natin ilagay mamaya yung access valve. Tutulan natin ng konti yung access valve at saka hihinahin natin yung ginamitan natin ng fixing valve. Lang mga master. Paghina din natin ngayon sa access valve. Tatanggalin natin yung pinaka-kanyuto niya. So, nahina na natin. Next natin gawin yung ilagay natin yung access valve para dyan natin i- padaan yung refrigerant mamaya. Okay yun. Medyo mataas, kaya putulin natin ng kunti yung access valve. Bago natin chainahin, double check natin kung sasayad siya. Hindi. Master, kailangan din yung ginagawa mo ay kailang step by step, huwag magmadali para hindi madoble yung trabaho. Ngayon ikabit na natin yung access valve nito. Copper to copper kasi itong hinihina ko, so gamitan natin siya ng silver rod. Pag copper to bakal naman, bronze to bakal, gamitan niya ng bronze rod. Pag silver naman ay yung copper to copper, ang gamit niya na isang silver rod. So yan na po, nahina na po natin. Kailangan na natin punasan konti ng pasahan na may tubig para madali mawala yung init. Ano ba? Vacuum na natin siya. Ngayon ay malibig na siya. Tingnan natin ngayong balik yung pinakakanyuto ng access valve para mabacuum na natin siya. Para ready for flushing, ready for charging. Pag binabacuum na kasi ang unit ito, ilalagay natin yan, ibalik natin yung kanyoto. Hindi ko na siya ililick test kasi wala naman talaga siyang leaking. Kasi chinik ko na ito dati, wala pa naman talaga, bago pa kasi ito eh. Hindi na ako dumaan sa leak test kasi make it sure naman na okay yung paghihina ko dun sa pinagkabitan ng piercing valve at saka yung pinotol ko na charging line. Ngayon ang gagawin natin, yung kulay yellow yung sa lucite, diyan natin ikabit yung hose. Yung sa gitna, yung kulay red, diyan natin ikabit sa pang vacuum pump na DIY at saka dun sa refrigerant tank after nating mag-vacuum. Pag mag-vacuum tayo, kailangan nakabukas yung gauge para mawala yung hangin sa loob. Pandarin na natin to. Up
after 30 minutes ng pag-vacuum, pwede na natin siyang i-close para ready for charging. Close natin siya una, tapos saka natin i-off yung vacuum pump na DIY. Ganun lang mga master. Huwag niyo akong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel na RemDetect para updated kayo sa bagong mga video. So tapos na natin siyang mag-vacuum, ready for charging na tayo ngayon. Kailangan nang talaga yung check mo muna yung access valve, charging line, wag didikit sa panel board. Kasi pag once na umaandar na yan, baka masagi yan, magliliking yan, tumatagal. So ganun lang mga master, kailangan safety first talaga yung pagtatrabaho natin para hindi madoble yung ginagawa. Kakargahan na natin sa ngayon ng refrigerant, pero hindi muna natin ibalik yung pinaka cover nito, kasi nga pag ibabalik natin yung cover nito, yung design kasi iba. Hindi natin masasagi din itong post nito. So ang gagawin natin, yung pinaka yung styro na yan sa harap, yan tatakpan lang natin yan ng, kung may plastic kayo o kahoy, pwede na yan. As long as na yung buga ng hangin ay palabas dito sa harap, hindi sa itaas yan. So wala kasi akong plastic o kahit ano, kahoy lang ginagamit ko nyan. So ganun lang mga master. Bago natin siya i-final charging, kasi dalawa yung pagka-charge, yung initial charging at saka final charging. Kailangan yung final charge, yung initial charging para hindi masira yung compressor na pinapaandar na natin. So ngayon lalagyan muna natin siya ng initial. Then pag may karga na siya, saka na natin siya paandarin yung unit. Close muna natin yung valve ng gauge para hindi siya mag-overcharge. May karga na po yan. Yan po ang initial charging. Ngayon ang gagawin natin, close natin yung freon tank, steady lang yung nakabukas. Close lang muna natin yung sa gauge. Pero depende na rin sa inyo, pwede ding open lang lagi yung sa gauge. Yung sa tanki lang ang i-control nyo. Sa akin kasi yung ginagawa ko ay nagko-control lang ako sa gauge. Naka-steady open lang yung valve na freon tank. Ngayon pwede na, ready for charging na talaga ito. Ayan, bubuksan natin ng dahan-dahan yung gauge para hindi naman ma-overcharge. Kailangan talaga yung initial charging mga master bago pandarin yung unit para hindi masira yung mechanical sa loob ng compressor. So ngayon umaandar na ang unit natin. Nakasit siya sa low pole lang kasi nasa open naman ito yung unit. Ganun lang mag reprocess mga master. So habang umaandar yung unit, huwag nyo munang isagad yung karga nyo sa 60 PSI. Kasi naman itong unit na ito, parang may problema na din siya sa pumping ng compressor. So parang ikakargahan ko siya ng medyo mataas na reading para lang makuha niya yung amperahe ng compressor at saka yung magme-melt yung yelo sa evaporator. Naka-high pan po siya at saka low cold. May dalawa kasi yung switch nito eh. Pwede siyang i-pan kasabay yung cold na din. Pwede ding
pag mag-process naman, reprocess, kailangan naka-under lahat yung compressor at saka yung pan. So may karga na po, nakita nyo ng mga master, nag-i-start ng mag-yellow yung tube ng evaporator. So hihintayin natin yung mawala at saka i-check din natin yung reading ng clamp meter. So bubuksan natin ulit ng dahan-dahan para ma-reach niya yung 2 amperes something, 2.48. So basta hindi siya malampas sa 3. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong reading ng clamp nito. Kanina nung hindi pa natin siya nireprocess, nakita nyo naman yung amperahe nito, sobrang baba. Ngayon medyo mataas na siya, may karga na siya, so dinagdagan natin ulit, pero nung ginawa natin ito, nireprocess natin. So yan na po mga master, nawala na po yung yellow sa evaporator, nagme-melt na po siya. So ngayon ang gagawin natin, i-monitor na lang natin siya sa clamp meter at saka sa reading ng gauge. So ito, tingnan nyo mga master, umabot na siya ng 2 amperes mahigit, 2.11, so aakyat pa yan. So nawala na po yung yellow sa evaporator, nagme-melt na po. So ibig sabihin yan, okay na po ang ating reprocess, recharging refrigerant. So ganun lang mga master. At saka yung condenser niyan, kailangan yung buong tube niyan ay pantay din, umiinit. So medyo na-feel ko na yung lamig mga master. Kanina ay wala talaga akong lamig na lumalabas. Sobrang baba ng reading niya. So hindi nagbe-melt yung yellow. So matagal na din siyang umaandar na ganun. So yan po yung reading niya, 2.23 amperes. So okay na po ito mga master, kasi pag isagad pa natin siya sa 2.23, yung reading ng gauge naman ay sobrang taas na. So ganun lang, hindi din natin siya pwedeng kargahan ng sobrang preyon, kasi mag-i-stack up yung compressor. So ganun lang mga master. Double check niyo din, tingnan niyo yung karga nito, umabot na siya sa 80. So pagpataasin pa natin 'yan, kung gusto mong isagad 'yan sa 2.23 at saka sobrang taas na ng reading ng gauge, siguradong mag-i-stack up yan. So ganun lang, importante nyan na wala yung yellow sa evaporator, yung clamp nya, yung reading ng clamp amperes, yung meter, yung amperahe nya ay umabot na sa 2.11. Aakyat pa yan mamaya, saka yung condenser nya ay pantay na yung init. Ganun lang mga master, huwag nyo akong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel na Rimletek. Mag-like, comment at saka hit notification para updated kayo sa bagong mga video. So pwede na natin i-close ang preyon tank pati yung gauge. So okay na po ang ating reprocess refrigerant at saka yung pagre-recover natin ay naging successful din. Ganun lang kasimple mga master, step by step, pero at least naging successful yung ginagawa natin. Maraming salamat sa inyo at sa pagsubaybay nyo sa aking YouTube channel mga master. So ang pagtanggal naman natin dito sa gauge, kasi hindi natin siya pwedeng paandarin kasi dumidikit na sobra yung access valve niya sa panel board at saka yung sa styro na sa evaporator, kailangan lang natin i-off. Dapat sana ay pag ganitong sistema, umaandar siya para yung pressure ng preyon ay mahina lang pag tinatanggal na yung gauge, pero hindi pwede kasi sumasayad, mahirap kasing tanggalin. So yan ang ginagawa ko.
kailangan mabilisan lang ng kamay. Yan, tapos na mga master. Naging successful din ang ating pagtanggal ng hose. Kailangan lang mabilisan ng kamay. Ngayon, i-check muna natin yung access valve kung may leaking siya. Pero wala naman kasi bago pa itong access valve, bago din. So, ganun lang mga master. Sundan nyo na lang yung mga ginagawa ko kung paano mag-reprocess at saka mag-recharging ng refrigerant. So, pwede na natin itong ibalik lahat at saka ibalik na din sa customer para may magamit na siya mamaya. Kailangan lang din yung access valve talaga master, yung final niyan. So, okay na. Kailangan hindi siya dumidikit sa panel board, sa compressor at saka yung sa styro para pag umaandar yan, magbabibrate, hindi sumasayad, so hindi magli-leaking. So okay na mga master. So hanggang sa susunod ulit, i-follow nyo lang aking YouTube channel, i-like, comment at saka hit notification para masundan nyo ako at saka yung mga bagong mga video. After nito, ibabalik ko na at saka mamamaya may home service na naman kaming aircon. So sana ay madala ko ulit dito sa shop para makita nyo naman ulit. So ganun na mga master, kailangan lang i-follow nyo ako para updated kayo, sundan nyo yung mga video ko. Maraming salamat sa inyo mga master.